Raynor mo, nandiyan ha, behave ka ha. Ha? Jixion, maganda yun. Maganda yun ha. Behave ka ha. We can let him play around with it if you'd like, yeah? Okay, together with his trainer. Yeah. Ingredients na ginamit ng ating mahal na rin dito. Sarap. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang pasyal sa Canada. Magandang araw, magandang gabi mga kainis. Ano kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Ngayon eh merong i-training si Sion mga kainis. Kasi ngayon mga nabanggit ko nung mga nakarang araw, si Sion pag nakawala dito sa kulungan na to, ngat-ngat dito, ngat-ngat doon. Kung ano-ano mga ginangat-ngat mga kainis, ano? Pati yung basurahan namin, ginangat-ngat. Pati mga halaman namin sa labas mga kainis, ginangat-ngat. Pero pag nandito lang naman yan sa area namin, pero pag ginagala ko naman si Sion mga kainis, behave naman siya, hindi niya naman siya nang ngangat-ngat ng mga basura. Kaya ang ginawa ng ating panganay na prinsesa ay nag-hire siya na magti-training kay Sion para maiwasan ang kanya mga bad behavior. Sion, 'di ba? So, actually mga kainags, yung kanyang trainer, nandito na mga kainags, ano? Binigyan na kami ng orientation, nag-usap na kami. So, may mga kinuha lang ng mga gamit niya doon sa sasakyan para kay Sion mga kainags, ano? Yan, yan. So iti-train siya para hopefully sana matanggal na tong malaking kanyang howler rito, no? At pwede nang magpagala-gala si Sion na hindi naninira ng aming gamit dito sa aming bahay, di ba? May training ka, behave ka ha. Trainer mo, nandiyan ha, behave ka ha. Tuturuan ka para hindi ka magnat-nat ng mga kung ano-ano ha. Ha? Jixion, maganda yun. Maganda yun ha. Behave ka ha. Eh, gaya, nandiyan na. So, nandito na mga kainags. Self running, right? Yeah. So, nandito na mga kainags, ano? So, you can kind of bring that into the backyard with him. And oh, sure. We can let him play around with sure. it if you'd like, yeah? Okay. So, yan, ilalabas na natin si Sion, mga kainags. Together with his trainer. Yeah. let's go, buddy. So, doon tayo sa ano, mga kainags. Doon tayo sa backyard. Let's go, buddy. No, stop that. Don't do that. Come here. That's what he did to my slippers. And oh no, he blew them up. Yeah. Come here. Good boy. Yeah. He's a little nervous. Yeah. It's okay. Oh, you get your sniffing, eh? All right. Good job. Mm-hmm. All right, so you can use like a grassy patch over there. That would be my best suggestion. Okay. Hey. Good job, buddy. Go play with dad. Yeah. Come here, buddy. So just. Yeah, and like you're just going to kind of ring it around in a circle and make them run for it. All right. Come here, buddy. Come here. Make them run. Make them jump for it. Come here. Here. Oh, we got to pee first. Pee break. Break. Sion. Sion, wag mo kong bigyan ng kahihiyan dito. He's like, give me a minute. I'm just, I got to take a BRB, eh? Bira sa akin lang. Tagal umihi ah. Mukha ni nervous mga kainags, ano? By the way, what's your name? Tyra. Like Tyra. I'm Inags. Nice Inags. Nice to meet you. You too. Nice to meet Zion. There Beautiful. You go. Thank you. There you go, buddy. There you go. There you go. There you go. Good boy. Come here. Good job. Come here. Good boy. Come here, buddy. Go after it, encourage him, tell him he's a good man. You want him to run after it and burn that energy, right? Just take yeah. a boy. All right. There you go. All right. So mga kainags, ano, nandito na yung ating panganay na prinsesa, siya naman. Kasi nahihilo na ako sa kakaikot kay Sion, ano? Dad dropped the treat there. Okay. Go ahead, Sion. Go to Ate Pia. Go ahead. Make a kissy noise like this. Go. Sion. Make that kissy noise. Get it, son. Put the toy like it's pee again. Every time Dad turns on the camera, he has to pee. Nervous sa yun, ano? Or na ako conscious sa camera. I knew we needed one. Maganda yung trainer mga kainags, ano? Bata pa yan, siguro mga nasa 22 years old. Get it. Good boy. Good job. See how excited I'm getting for him? That's how excited I want you to get. Say, good boy.
my god, that's a little more pump. That's what I want. Yeah, dogs feed off emotion, right? So if you get pumped up about something, they're gonna get pumped up about it. Good. Oh, gonna come smell me? Again? Okay, like that? Yeah, buddy. Can I see what's good? There you go. Good job, buddy. Good. Good job. Good boy. Okay, drop it. A little shorter. Drop it. I think we should go shorter on the toy so give him less of it. Shorten up. Grab down towards the rope. Yeah, there you go. Okay, drop it. Yep. Drop it. Go shorter again because he went down further, right? Okay. Shorten up the toy even more. Yeah, there you go. Drop it. You gotta make it up. There you go. Good. Good job. That was perfect. Good job. That was great. All right, let's go. Good. There you go. Oh, more water. Forgot to throw water there momentarily. Very thirsty boy. Yeah, come here, buddy. Oh boy. Ah. A little shorter on that toy, make it less fun. Good boy. Good drop it. Good boy. And we say good drop it because we want him to know what he got the treat for, right? Okay. He didn't get the treat for jumping at you right after he dropped it. Okay. He got it for dropping it, right? Okay. Right? One more? All right. Yeah, buddy. Come here, get it. Go. Good boy. So nakakapagod din pala mga kainags, ano? Kasi tinuturo nung trainer kung paano magkaroon ng disiplina si Zion. Tapos pagkatapos ng ituro, ako pa rin yung gagawa mga kainags, ano? Kailangan ako talaga yung gumawa kasi ako yung laging kasama ni Zion. So mahirap mga kainags, ano? Minsan hindi ko maintindihan kasi ang iniisip ko, doon pa lang sa isang step 1 na tinuturo niya. Pagkatapos ng step 1, meron namang step 2 na ituturo. Habang tinuturo niya yung step 2 sa akin, ang nasa isip ko yung step 1 pa rin, kaya medyo nangangapapa ako. Eh, no? Pero makukuha ko rin yan sandali kasi kasama ko naman dito yung ating mahal na pangalan na prinsesa. So, i-remind niya tayo kung ano yung mga dapat gawin. Tsaka, pag nagtitrain pala ng aso mga kainis, dapat pala mga tatlo kayo, no? Sa family niyo para, kasi baka makalimutan ko, at least yung isa, na alam niya kasi ako yung nag-aano, ako yung nagte-train kay Sayon, ano, kaya minsan may mga sinasabi yung trainer, hindi pumapasok sa ulo ko kasi nakakonsentrate ako kay Sayon kung paano ko siya tinitrain. Eh mabuti na lang dito yung ating panganay na prinsesa, at least alam niya, naka-focus siya dun sa mga sinasabi ng trainer. Parang ako napagod mga kainis, no? Especially pag sinasabi ng trainer na dapat daw pala ginagano, mahal ba may ginawang hindi maganda si Sayon, may nagngangat-ngat, sasabihin mo sa kanya, ganun. Ako na bihira. Parang na-a-a ako eh. So, ganun lang mga kainags. Ano, binigay lang sa amin yung konting instruction tapos umalis na kasi napagod na si Zion, na-stress na. So, next week ulit, babalik dito yung trainer para turuan ulit si Zion. Pero everyday, dapat gawin namin yung tinuro sa amin. Gawin namin kay Zion. At yung ating panganay na prinsesa tsaka yung trainer, nag-uusap na sila tungkol sa babayaran. Pagdating sa mga babayarin, labas na tayo diyan mga kainis, ano, bahala na yung ating panganay na prinsesa diyan. Kaya nandito ako, nagpaiwan ako dito sa ano eh, sa backyard. Mahirap na, baka madami tayo sa mga babayaran. Dito na lang muna tayo. Pag alis ng trainer, saka na tayo pumasok sa bahay. si Ate Pete, ma, si Ate. Nanonood lang doon kanina habang tinitrain ko sa iyo. Wala nga, nakatapak pa lang yung sayo. Tapos sabi niya, ano ba yung nangangamoy? Sabi niya ganoon. Tapos sabi ng trainer, naku, baka natapakan ko yung dumi ni Sayon. Hanap siya ganoon. Tapos sabi ni ate, ay, ako pala nakatapak. Yan, dito sa parte na to mga kainags, ano, hinahanap na nila kung sino yung nakatapak ng emak ni Sayon. Yan, sabi nung mahal na prinsesa natin na, ay, ako pala. Yan, no, kinaskas pa sa damuhan, no? Nangangamoy na yung dumi ni Sayon dyan, mga kainis, anong baho na, yan, no? Pasimple pa, paalis pa, pero paika-ika na siya kasi natapakan niya yung tae sa kalimang paa niya.
Ang bihira talaga anak natin. Nakatayo na nga lang, no? Pag anong gano'n na lang siya. Hindi ko kasi dinagang pupunta. Siya pa nakatawa. Sa pera sabi nila mga kainis, no? Swerte raw yung pag nakatapa ka ng dumi. Nang dumi ng tao, ha? Pero pag dumi ng aso, maswerte rin yata, no? Ang bihira naman, ang sarap ng kain mo, ma. Nako, nagluto ang ating mahal na rin ng ano, mga kainis, ano? Paano ano itubos mo yung nakaraan? Pali na naman, inubos ko. Nako, masarap to, ma. Sarap yan. Pakain muna ako, mga kainis. Nako, na-stress ako kay Sayon. Na-stress, nagutom. Parang ako yung na-stress, eh. Kasi, tinitrain, ginagawa ko yung pinapagawa. Tapos, may sinasabi pa siya, dapat pumasok din sa ulo ko. Mahirap, no? Mahirap. O, ngayon pa lang kami mag-grocery, mga kainis, ano? Kasi kanina nga, nagsimula mag-train si Sayon 3:30 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Tapos eh, na-stress kasi ako, mga kainis, kaya nagpahinga muna kami, no? Kumain muna kami. Tapos kaya ngayon lang kami makapag-grocery ni Mahal na Rina. Anong oras na ba ngayon? 6:30 na ng hapon. Ah, gabi na pala, 6:30 na. Ay, naku, gabi na, no? Dito talaga pagkagabi na magmamalengke. Ah, madilim na, mga kainis, madilim na ang labas. Tsaka walang masyadong tao. Pagka ganitong oras na, wala na masyadong taong namamalengke. Dito naman tayo mag-grocery ngayon kasi may mga gusto tayong bilhin dito na wala doon sa Asian store. Dilim na, no? Grabe, alas 7 pa lang ng gabi ngayon, mga kainis. Ang dilim na dati, eh. Alas 7 ng gabi, maliwanag. Para tayong nagde-date sa kabiha, ano? Sa kung saan-saan. Yan. Bali, okay lang na makita nila kung tumatawa ako. May kasama naman ako, mga kainis, no? Kasama naman ako ng ating mahal na Reyna. Kaya kung sakaling tumawa man ako, mga kainags, eh, okay lang. At least eh, alam nila na may katawanan ako, no? So tara, mahal na Reyna, dito tayo. Tawid tayo dito. Yan. Gabi na. Pero hindi pa naman ganun kalamig, mga kainags, ano? Sakto lang yung lamig. So yung kape muna ang hinahanap ko, mga kainags, no? Kasi naubusan na tayo ng kape. Kailangan ko yun. Yung ano, yung Folgers. Burrito ko yun. Yan. Ito, mga kainags, ano? Ito yung paborito ko, magkano ba siya ngayon? Uy, $9, ano? Kukuha na ako ng dalawa kasi mabilis maubos yan, mga kainags, eh. Mabilis maubos yung mga Folgers yan. Kung napapansin nyo, ubos na kagad dito, no? Kaya sasamantalahin ko na. Kasi nung mga nakaraang linggo na grocery kami rito, wala na rito, ubos na to, mga kainags. Yung ngayon, tingnan nyo, oh. Nauubos na. Kaya kukuha na ako ng dalawa para pang ano to, siguro mga dalawang buwan at kalahati. Diba? Mahirap na, eh. At least eh, bago maubos, nakakuha na tayo, no? Yan, natin dyan. Tapos hanap naman tayo ng makerel, yung pampaksiw. Yun, sana may makita tayo, no? Kasi yung nakaraan, naubos, eh. Diba noong nakaraang linggo, may nakita tayo isang piraso lang. So sana ngayon, ayun, marami mga kainags. Ano, to. Yan, yan, no? Uy, konti na lang din, dami yung bumibili, no? Kuha tayo ng mga dalawa. Isa. Dalawa, mga kainags, ano? Yan. So nakasale siya ngayon, eh. $8. Ayan. Pampaksiw na tayo. Isang linggo nating ulam. Wow, ito mga kainags, no? Sili. Kailangan namin ng sili. Kukuha ko ng marami tapos ilalagay ko lang sa fridge. Paprose natin. Ayan, mga isang takot, mga kainags, oh. Ayan, damihan natin. Tingnan pa natin. Yan. Okay na yan. Marami na yan, mga kainag. Marami na yan. Gagawin natin dito, ilalagay natin sa freezer. Tapos pag gagamitin natin, saka tayo kukuha, mga kainag. Yan. So mga kainag, ano, tapos tayo mag-grocery. May pupuntahan pa tayo, na? Pupuntahan pa rin kami, mga kainag. Yung mag-date pa rin kami ng ating mahal na rin. Wow. Madilim na talaga, no? Pero hindi pa rin ganun kalamig, ano? Mana? Malamig na, hindi pa rin. Hindi talaga yung lamig. Medyo malamig lang. Baka ikaw nilalamig. O, tara. So, nandito na tayo sa bahay, mga kainags, ano? At napagod talaga ako. Napagod siya dahil nag-shopping siya, mga kainags, ano? Yan, o, samantalang ako, hindi ako nakapag-shopping kanina. Yan. Naku po, Panginoon. Yan na. Malamig-lamig na, no? Naku po, Panginoon. Sarap. Sarap. Yan. Sarap.
Tara, tikman natin dito mga kainags. Oh. Ako, napakasarap po. Oh. Mm-hmm. Hmm? Kita nyo naman yan mga kainags. Ano? Napakasarap. Oh. Hmm. Sarap? So yung mga ingredients na ginamit ng ating mahal na rin dito, mga frozen foods to mga kainags, ano, na nabili namin sa Asian store. Pero masarap din. Masarap yung kamuting kain, no? Hmm. Saka parang may mga munggo-munggo pa itong nilagay mo, ha? May mga munggo ba ito? Ah, mais. Kaya pala masarap, eh. Hmm. Isago. Hmm. Sarap. Tsaka tamang-tama lang yung, ano, yung tamis. Hmm, may saging pa. Yung saging mo, frozen din, ano? Mmm. Ha? Alam niyo, medyo parang matigas-tigas na makunat-kunat ng konti, pero tender, masarap. Mmm, yun yung mais, tsaka bilo-bilo. Bilo-bilo. Mmm. Sarap, mga kainas, oh. Mmm. 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 Kanina kasi mainit, hindi ko makain ng husto. Eh ngayon, medyo malamig na. Kaya masarap mga kainag. Huh? Ako, hmm? Ay, bunso pala yung dumating. Kala ko yung panganay na prinsesa. Yung panganay pala natin yun, natutulog na kasi maaga ang pasok ng bukas. Yung bunso natin, kakarating lang galing trabaho. Hmm. Magandang araw mga kainags, ano? Magandang umaga uli ngayon. Ngayon, kung napapansin nyo yung likuran natin, ngayon pa lang nagsisimulang pumutok si Haring Araw, ano? Ngayon ay 9:13 pala mga kainags, ano? Oh, kita nyo, 9:13 ng umaga. Pero sa mga winter, siguro mga 9:30, doon pala magsisimulang pumutok si Haring Araw. Nilabas ko lang si Sayon mga kainex, no, dahil umiiyak na naman kasi naiihi. Tsaka mamaya dudumi ng ano yan, mamaya ng konti. Noong mga nakaraang linggo, malamig talaga, eh. Pero ngayon, medyo bumaba yung lamig mga kainex. Pinapasyal ko muna mga kainex si Sayon, ano. Ayan, no. So medyo malayo-layo na yung mga napupuntahan namin, ano. Malayo na tayo dun sa bahay natin. Hindi naman ganun kalayo, no. Actually, mas malayo na dun sa mga regular na pinupuntahan natin pag pinapasyal natin si Sayon, mga kainags. Ayun, at least hindi na ako nahihirapan na ipasyal at igala si Sayon tuwing umaga. Ayan. At Sayon, oh, laking pusa, oh. Laking pusa, ano? Ayan, oh. Laking pusa. Ano, Sayon? Laking pusa, ano? Halloween na kasi, eh. Tara, let's go. Lakad na. Ayan, oh. So, nakakatuwa, mga kainags, no, dahil si Sayon ay nag-i-enjoy na. Hindi na katulad dati na, nako, eh, nung pinapasyal natin, eh, napapagod ka agad, no, kasi nga baby pa lang siya nung time na yon. Pero ngayon, more than 6 months old na siya, mga kainags, kaya okay, yan na siya, oh. Okay, yan na siya, oh. Huh? Ano, buddy? Come here. Let's go. Yan. So, malaking tulong yung naging training ni Sayon, mga kainags, ano, dahil nagkakaroon na siya ng disiplina kahit papaano. Yan. Oh. Ayos ba? Enjoy? Good boy. Let's go, buddy. Good boy. That's my boy. Yan, oh. So, nagbabagsakan ni ano ng pine tree, oh. Yan, oh. Pine tree. Yan. Yun si Sayon. Ano, buddy? Enjoy ka ba? Enjoy? Ha? Hmm. Sige. Ayos. Oh, baka may sasakyan. Dandaan lang. Yan. So, uwi na muna tayo mga kainags, no? At least naipasyal na natin si Sayon. Na-exercise na siya. Tapos gagawin naman natin yung itinuro sa kanya ng kanyang trainer kahapon. Good. Good, drop it. Good, drop it. Whew. Mga isang oras ko rin na tinrain si Sayon mga kainags, no? At medyo nahirapan pa. Nangangapa pa kaming dalawa, no? Actually, pero
nararamdaman ko na, no, nararamdaman ko na, tsaka naobserbahan ko na yung merong development at meron lang nakukuhang natututunan si Zion kahit konti, mga kainags, ano. Pero pagka tinuloy-tuloy natin yung training na yan, naku, eh, parang tao rin yan, syempre, no, talagang kailangan talagang maging patient yung mga nagtuturo para yung mga bata, yung mga anak natin, eh, malaman nila yung tamang daan, tamang landas. Yan, di ba? So bukas ulit, Zion, ha? Bukas ulit, ha? Okay? Good boy. So bukas naman kasi nai-stress na si Zion, tsaka pagod na rin yan. Papakainin ko ng mga kainags. Ano? Ha? Ha? Gusto pagkain? Ha? 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 Okay. Hindi na tayo pagkain, ha? Okay? Focus. Good focus. Good focus. Yun, mga kainags, oh. Kita nyo? Medyo nagkakaano na, no? Nagkakaintindihan na kami ni Zion. One more. Okay, Zion. Okay. Sit. Pagod na rin ako. Bukas naman, ano? Sit. So, hanggang dito na lang yung vlog namin ni Zion, mga kainags. At maraming salamat sa inyong panonood, sa mga nanonood ng videos, nag-like at nag-subscribe. Thank you very much po. At saka syempre doon sa mga gustong mag-subscribe. Pwedeng po at maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kainags. Nakupo!